Hello, hello. Magandang araw po sa lahat. Tayo po ay gagawa tayo ngayon ng ice buko. Napakalinamnam na ice buko na may munggo. Tama po ba tawag doon? Ice drop or ice buko. So, ang atin pong mga ingredients ay ganito. Hindi ko na po na video kung paano ko po pinalambot yung red munggo. Ito po. Pero madali lang po ito. Ibabad nyo ng konti sa tubig or kahit hindi ibabad, idiretso na po, papakuluan lang hanggang sa lumambot, lagyan ng sugar at tingnan na lang po hanggang sa lumambot. Ilalagay ko po sa description box yung recipe niya. Wala naman pong ibang ingredients ito kundi tubig, asukal at saka itong red munggo po. So, mga ingredients ay ito. Meron po akong buko juice na dahil po wala kaming fresh buko juice, kaya ang gamit ko po ay ito, na nakalata. Ito po yon. At meron pa akong double cream. Pwede po kayong gumawa ng, gumamit ng whipping cream, I mean. At meron akong makapuno strip. Ito po. Medyo, inano ko lang po siya sa, binabad ng konti sa buko juice. Kasi masyado pong matamis and then inalis ko po ulit. Magkunti lang para hindi po kayo magsayang ng buko juice. And condensed milk, ito po yon. At saka ito pong munggo na pinalambot ko. Let's start po. Lalagay lang po natin itong condensed milk. Lahat po ng ingredients nito ay ilalagay ko po sa description box. Then lagay po natin yung buko juice. Puro lang naman po ito, halo-halo. Basta po ma-incorporate na po ang lahat ng ingredients niya. And ito pong double cream. Or pwede po kayong kumuha ng whipping cream. Sa mga probinsya po or sa place ninyo, kung mayroong fresh buko, mas maganda pong gamitin. Eh dito po kasi sa amin, alam niyo naman po, puro lang po kami mga nasa lata ang gamit. So, ayan po. Ang sugar po nito, sa aking ingredients, ay tamang-tama lang po. Ang tamis, I mean. Huwag na po nating lalagyan pa ng sugar, pero depende na po yun sa inyo. Kasi matamis na po yung munggo, matamis na rin yung makapuno strip. So, huwag na po nating lalagyan ng sugar. Pero, nasa sa inyo po yun. Meron din po tayo dito na plastic cups. Plastic glass at saka ang atin pong mga pangtusok po para sa may hawakan, ang tawag dito, stick. Ayun. Meron po tayo ganyan and then pangtakip po. So para po mas madali, ilagay po natin siya dito sa mas madali pong isalin ba. Dito po. Ayan. Ang bilis lang po nito. Puro lang halo-halo. Ayan. Ito na po siya. Hindi po ba? Una po, lalagyan po natin siya ng pwede na po siguro ang spoon nito. O, napakadami naman. Ayan. Estimate nyo lang po. Ayan. Lagyan po natin. Mas masarap po siguro yung maraming ganito. Di po ba? Yan. Palambot naman po nito, mabilis lang naman po. Alam niyo na po 'yon. Kayang-kaya na po 'yan natin. Kahit hindi ko po na videohan, sorry po. So, ayan. Lagyan lang natin siya. Lagyan po din natin siya nitong makapuno strip. Kung ayaw nyo naman po na lagyan ng ganito, di okay lang po. Tsaka itong mix, itong base mixture po is kahit anong na po ang pwede nyong ilagay dito. Pwedeng cheese. Ang dami naman. Ayan. Hindi po ba? Tapos, lalagyan lang po natin siya nito. Huwag na natin masyadong punuin po kasi maiksi lang yung aking stick.
di siya aabot. Then, tatakpan lang po natin siya. I-move ko lang po ng konti para makita niya. Sa isa, takpan natin. Medyo butasan natin ng konti para makapasok po. Hindi na po siya kasi maiksi po. Pero kung ilalagay naman po natin is may hawakan pa rin. Ayan o, may hawakan pa rin po siya. So, ayan. Okay. Ayan. Kaisa. O, di po ba? Ang bilis-bilis lang naman po nito. Kayang-kaya na po natin. Tusukan ko lang natin siya para po ma-hold din yung stick. Kasi pag hindi natin siya tatakpan, hindi siya ma-hold yung stick ko. Ayan. Okay lang naman po yan na medyo hindi na masyadong ano kasi nakalubog. Pero may hawakan din po kasi hindi naman puno yung baso. Ayan. Ready po siya. Lalagay natin siya sa freezer hanggang po sa tumigas siya at mag-ready ng kainin. Ayan. Tapos na po siya. In-overnight ko to kasi may pasok ako kagabi. Tingnan po natin. Ayan. Pero, ang tanong, paano siya alisin? Ano nga natin? Hanggang gupitin. Ayan. Oh, sorry. Ayan na po siya. Oh, di ba? Ang ganda niya. Oh. Itikman ko eh. Matigas pa. Ang harap. Ayan. O ba? Ang lasa po niya. Okay. Yan, sa susunod po, gawa na rin po kayo ha. At hindi na po kailangan bumili. Sa atin na lang, konting ingredients, konting halo-halo, and then kakagawa na po tayo ng ice drop. Salamat po sa panunood. Sana po mag-subscribe kayo sa aking mga susunod na video, maraming cakes at saka kung ano-ano pang. So, ito po ang nagagawa ng hindi professional. Hindi professional na baker, hindi professional na tagagawa, pero nakakagawa po tayo.